Buksan po natin ang aklat po ng Mateo 28, talatang isa. Sa pangangaral, Pastor Nick Mendoza. Okay, good morning sa inyo. Sandali natin muling i-break yung ating series sa umaging ito at bigyan natin ng address yung sinasabing resurrection, yung Easter Sunday, yung panahon na yon. At kung bakit yung resurrection ni Jesus Christ ay isa sa napakahalagang doctrine sa pananampalatayang Kristiyano. Tignan natin yung halaga nito at kung bakit ito dapat nating sampalatayanan, bakit ito valid, balido, totoo, may katunayan na ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay dapat nating lubos na ikagalak at ikatuwa. Alam niyo, maraming nagdududa sa muling pagbangon o pag-resurrect ni Jesus Christ kahit yung mga nasabing Christian scholars sa panahon natin. Biri nyo, nasabi silang Christian scholars pero ayaw nilang lubos na paniwalaan yung muling pagbangon ni Jesus Christ o yung kanyang resurrection. Gaya po ng isang kilalang kilala na si Ronald Gregor Smith. Isa itong mahusay na Bible commentator din, pero pagdating ho sa history ng resurrection ni Christ, medyo ito ay nagdududa. Gayun niya yan, ha? Paano sinabing mahusay? Sinasabing, talaga nga bang si Jesus Christ ay nabuhay na maguli? Sabing ganon, pwede nating sabihin na kahit si Jesus Christ ay hindi nabuhay o nabuhay, pwede nating sabihin, maging ang kanyang mga katawan o mga buto ay nandoon lamang sa ibang lugar ng Palestine, sinabi niyang ganoon. So wala rin siyang katiyakan. E tayo, paano natin dedepensahan na talagang tayo ay mayroong katiyakan sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ? Bilang Kristiyano, talaga nga bang ang ating pagsamba sa Panginoon ay mayroong katibayan, mayroong ebidensya? Baka naman yung ating sinasambang Panginoon at tagapagligtas ay isa lamang itong ilusyon. Baka walang ebidensya. Tingnan natin mga kaibigan sa mga talatang binasa natin ngayong umaga. Kaya sa umagang ito, hilingin natin na samahan tayo ng Panginoon at pangunahan tayo sa pagtalakay ng mga talatang ito. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Uli namin pag-aaralan ang mga talatang binasa namin at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, gabay para sa mga talatang ito. Umaasa kami, Panginoon, sa kilos ng Santong Espiritu para sa mga pag-aaralan namin na ito'y tumatak sa buhay ng bawat isa. Tulungan niyo kami, Panginoon, patuloy na makaunawa sa inyong mga salita at lalo pang tumibay ang aming puso't isipan sa pananalig kay Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, ang marami sa umagang ito. Samahan kami ng Santong Espiritu. Kayo po ang siyang magministeryo sa bawat isa sa amin. Ito, Ama, ay panalangin namin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Napanood niyo na ba yung Jesus the Superstar? Napanood niyo na ba yon? Yung iba, marami nitong mga movie rin. Makikita ninyo yung mga pirapirasong movie nito sa YouTube. Pero alam niyo, hindi ko pa ito napanood ng kabuuan dahil yung pailan-ilan lamang na mga bahagi nito. Pero hindi ho natin marerecommend kasi minodernized ito yung Jesus of Nazareth na ang humuhuli na sa kanya ay mga barel at tangke na. Tinutukan siya ng barel dito sa ulo. Ganun na, wala nang pagtuya na po ang makikita ninyo, making na. So wala na yung istorya noon, hindi niyo na makikita kung bakit siya hinuli, bakit siya namatay. No? Hindi na ho ganun. Hindi na sagrado, kumbaga. Wala na yung pinaka-essence ng biblical na reason. At the same time, namatay lang siya, pero hindi pinakita doon yung resurrection. Yan yung malaking problema ng mga lumalabas, ng mga ni-revise na movie ngayon. Hindi lamang yung mismong mga picture ang problema. Ang problema din mismo ay kung paano isinagawa ito, paano ni-revise. Yan ang mga malaking problema. Pero mga kaibigan, yung mga ganong klaseng mga, although masasabing Jesus of Nazareth, ay hindi ho pagmumulan ng pananampalataya na dapat sana yung mga ganong mga movie ay
pagmulan ng pananampalataya ng mga tao. Pero hindi ho kahit sino manood, hindi lang ho pagmumulan ng ganung pananampalataya eh. Pero pag-usapan natin yan, mga kaibigan, paano natin ngayon sasabihin na ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay talagang totoo nga at tayo'y makukumbinsi? Dito sa aklat po ni Mateo, chapter 28, ito yung pinili natin. Bagamat sa apat na gospel ay tinukoy po yung resurrection ni Jesus Christ. Dito mga kaibigan, titingnan natin yung validity ng resurrection ni Jesus Christ at yung mga testimony. Ano po? Bali dalawang major points ang ipipresent ko sa inyo rito. Pero ang pinaka-topic natin sa umagang ito, hango rito sa chapter 28, is about the empty tomb. Alam nyo ba, ang physical na evidence ng Christian faith ay yung libingan na walang laman. Yan po ang physical evidence ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin, hindi ho lamang ito isang spiritual na hindi ho kayang patunayan. Ano po? Ang ating sinasampalatayanan, mga kaibigan, ay meron din pong physical evidence. At ang physical evidence, mga kaibigan, ay yung wala nang laman na libingan. Opo, yan yung napakahalaga. Bakit ito napakahalaga? Mamaya makikita natin. Dito, titignan natin yung mga nagbigay ng ebidensya o testimony na yung tungkol doon sa katunayan na si Jesus Christ ay nag-resurrect. Ito yung titignan natin. At under po nung unang puntos, apat po na nagbigay ng patotoo o testimony ang titignan natin. Yung unang puntos makikita natin dito, yung mga valid na witnesses. And then yung significance po ng resurrection ni Jesus Christ, yung halaga nito. Ano ba ang halaga ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ para sa buhay pananampalataya? Ano ang halaga nito? Apat din ang nasa ilalim nito. Okay. Ang aklat ni Mateo, mga kaibigan, ang pinaka-tema nito is about the kingdom of heaven. Napo, yan yung laging binabanggit, about the kingdom. At dito makikita natin mismo kung paano si Jesus Christ ipinresenta sa mga Hudyo bilang isang hari. Hindi lamang hari ng Hudyo, kundi hari ng kalangitan. Makikita natin mismo kung paano si Jesus Christ dito ay ipinisinta ni Mateo bilang isang tagapagligtas na hinihintay nila. Okay, dito sa chapter 28, mga kaibigan, yung last chapter na ito, nakita niyo yung account dito ni Mateo, yung sa resurrection mismo ni Jesus Christ na matapos po yung Sabat, habang ito'y nag-uumaga na, ang mga kababaihan, sila yung pumunta kagad doon sa libingan ni Jesus Christ. Yan po yung tagpo. Pero dito makikita nyo yung apat na mga testimonya na nagpapatunay na si Jesus Christ ay tunay na nag-resurrect. Yung una ho rito, makikita ninyo sa verses 2 to 4, yung testimony ng angel. Yung angel po rito, tignan natin, sabi ho rito sa chapter 28, no, verse 2, "And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it." Makikita nyo rito mga kaibigan, hanggang doon sa verse 4 yan, tuloy-tuloy, actually hanggang doon sa baba, makikita ninyo ng mga verses kung paano yung angel ay unang nagbigay ng testimonya sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kaya ito ay dapat sampalatayanan ng buong sangkakristyanuhan, kahit hindi pa kristyano, hindi kayang pasubalian ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mapupuna kagad natin dito yung sinasabing nagkaroon ng earthquake. Yung pagkakaroon ng lindol dito, mga kaibigan, isa itong patunay na signal una ito sa victory ng Panginoong Hesukristo. Nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, nagkaroon din po ng earthquake na kung saan ito'y signal na si Jesus Christ ay namatay, na kahit po yung nature ay nagbibigay po ng pugay kay Jesus Christ, pero nandoon po yung pagkatakot, na po nandoon mismo yung pangamba, binanggit yan sa aklat ni Ezekiel
37 verse 7. Pero nung muling nabuhay si Jesus Christ, nando naman po yung noise, shaking in the valley, kung saan yung mga katawan o yung mga buto ay nagkaroon din ng pag-asa ng buhay, sinabi yon sa aklat ni Ezekiel. So yung earthquake doon, isang malaking patunay. Pero at the same time, yung pagbaba ng anghel, ipinakita dito at inilarawan yung mga kasuotan ng anghel. Makikita natin doon sa verse 3, ah, sabi nga nun, ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak. Ito po, inilarawan yung anghel kung anong kanyang anyo ay nakasisilaw, grabe ang kanyang liwanag at tila isang kidlat. Sino sa atin ang pwedeng tumingin sa kidlat? Hindi natin kayang tignan dahil napapapikit tayo. Nandoon yung biglang pagkatakot at liwanag na hindi natin kayang tignan. Pero dito, yung angel, makikita ninyo mga kaibigan, kung bumaba yung angel at yung angel ang nag-usog ng bato. Ang sabi yung ganon sa verse 2, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at pumupo sa ibabaw nito. Iginulong ang bato. Hindi ba kayang igulong ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan ang bato nung siya ay nabuhay na maguli? Siyempre, walang duda, kayang-kaya ito ng Panginoon. Pero bakit yung anghel pa ang kailangan maggulong ng bato na yon? Ang mga interpretation, mga kaibigan, na pinakikita rito, dahil mismo nung si Jesus Christ, kung mapapansin ninyo, bago siya isilang, lumabas po yung laksa-laksang anghel, nagpupuri sa Diyos dahil sa isinilang na tagapagligtas. Ano pa? Nung si Jesus Christ ay tinukso sa wilderness, nandun din yung anghel para tumulong sa kanya. Pero napansin ninyo, nung si Jesus Christ namatay sa cross, walang anghel na tumulong sa kanya. Yung pag-alis sa kanya, pag-iwan ng Ama, kasama po maging yung mga anghel, ay hindi po bumaba para tulungan siya. Yun po yung pagtalikod ng Ama sa kasalanan kasama si Jesus Christ. Pero nung nabuhay muli si Jesus Christ, bumaba yung anghel upang muling tumulong kay Jesucristo. Kaya naman ni Jesus. Pero yung affirmation, na po, yung approval ng Ama, na po, ay muling nandoon na. Kaya naman yung anghel ang siyang nag-ikot ng bato upang iusog ito at buksan yung sinasabing libingan. At the same time, yung approval ng Ama ay nandoon na muli kay Jesus Christ. Yun yung makikita natin. Kaya ni Jesus Christ, na po, igulong yung bato para buksan yung libingan. Pero makikita ninyo yung affirmation and approval mismo from the Father, nandoon na muli yung mga anghel para paglingkuran yung anak ng Diyos na si Jesus Christ. Yan yung makikita natin. And then, mapapansin nyo rin dito kung anong nangyari. Mapapansin nyo rito sa verse 4, at sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Na po, bumagsak sila, nanginig sila, at tila walang malay sa nangyari dahil yung nakita nila. Piliin nyo po mga kaibigan, yung ganun yung kanilang reaction, grabe ang nasaksihan nila sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. At nakita nila yung anghel mismo. Actually, ito yung later na naging patotoo nila. Pero dito muna tayo sa mga anghel na ito. May nakakita sa anghel itong mga nagbabantay o yung mga gwardya nung panahon na yon. Na sinelyohan yung libingan ni Jesus Christ. Walang sino man ang pwedeng magbukas doon, kahit yung mga gwardya, hindi pwede. Pero makikita nyo rito mga kaibigan, ay biglang bumukas ito dahil sa pagbaba ng anghel. Dito mga kaibigan, makikita natin yung kadakilaan mismo ng Panginoong Hesukristo na nakita po kung paano ang mga anghel ay nagpapahayag sa kadakilaan ng Panginoon. Mapapansin pa natin dito sa verses 5 to 7 yung ipinahayag ng anghel. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, dahil yung mga babae nga from verse 1 patungo roon sa libingan, ito ang sinabi po
ng mga anghel. Huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Hali kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya. Yun nga. So, makikita nyo rito mga kaibigan yung patotoo mismo ng mga anghel. Sila muna ang unang-unang nakasaksi. Sila muna ang nagpahayag doon sa mga babae. At sila mga kaibigan ang nagsabing wala siya rito bago pa yung mga babae. Sa ibang salin mga kaibigan, sa ibang talata, gaya ni John, makikita ninyo, yung mga babae ay sumilip, pala silang nakita, pero hindi talaga tumuloy. No po? Pero ang makikita nyo rito, mismo ang mga anghel ay nagpatunay sa mensahe na yung ating tagapagligtas ay nabuhay ng maguli. Yun po ay patotoo ng anghel, na yung anghel na yon nakita ng mga gwardiya. At mismo mga kaibigan, hindi natin kayang pasubalian ito na makikita natin sa lahat ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo maliban doon sa kamatayan, ang anghel ay laging nandoroon. Okay, siguro yung iba sa inyo, eh paano, totoo ba talagang may anghel? Eto na ang sinasabi, totoong may anghel. Ang trabaho ng mga anghel, mga kaibigan, they are servants of the Lord. Magminister sila una doon sa anak ng Diyos na si Jesus Christ, na Diyos mismo. At sila rin ay naglilingkod sa mga Kristiyano noong mga panahon na yon. Kaya lamang ngayon, bakit wala ng anghel na nakikita? Dahil merong mas higit pa sa anghel na bumabantay sa atin. Yun yung Santong Espiritu. So tandaan nyo yon, nung ibinigay yung Santong Espiritu, higit yon sa anumang anghel. Dahil ang Santong Espiritu ay Diyos. Kaya naman mga kaibigan, yung ministeryo ng anghel ay doon natin makikita medyo nalimitahan na sila. Dahil ang Santong Espiritu ang siyang nangunguna na at yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pero dito natin makikita, napakahalaga ng papel na ginampanan ng mga anghel. Pero hindi lamang yon, dahil ang kasunod nito ay yung testimony naman, yung mga eyewitnesses, ito po yung mga women, doon po sa verses 8 to 9, pero verse 1, ganito ito sinasabi. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday, si Maria Magdalena at isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. Ito yung mga babae. Kaya pagdating doon sa verse 8, tignan natin. Sila ngay dali-daling umalis. Pero doon bago sa verse 7, mga kaibigan, tinignan nila dahil pinakita sa kanila ng anghel. Nung nakita nilang wala, sila ngay dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan. Pero syempre, di ba, hindi pa confirm sa puso nila, sa isip nila, na talagang si Jesus Christ nga ba nasaan na? Patuloy natin ang pagbasa. Sabi ganon, at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At dooy sinalubong sila ni Jesus. So along the way, mga kaibigan, na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya, ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Maliwanag, mga kaibigan, makikita ninyo na totoo ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Christ at hindi ito isang ilusyon lamang. Dahil pagdating dun sa verse 10, tignan ninyo, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon makikita nila ako. Maliwanag na itong mga babaeng ito, pagsilip nila doon sa libingan, wala si Hesukristo, hindi nila nakita. Bumalik sila pero tumakbo sila pabalik. Pero doon sa daanan, bago pa lamang sila makabalik doon sa mga disipulo, sa mga apostol, doon sa 11 apostles of Jesus Christ during that time, sinalubong na sila ni Jesus Christ. Eto nga po yung encouragement sa kanila. Kasi yung alam ni Hesukristo ang laman ng kanilang mga puso. Yung kanilang pagkatakot, yung kanilang pag-aalinlangan, talaga nga bang si Jesus Christ ay nabuhay na maguli? Baka naman may kumuha lang.
Although yung angel na ang nagpatotoo, pero kailangan nila siyempre, kahit man tayo, kailangan nating makita talaga si Jesus Christ. Ganun nga, kinatagpo sila ni Jesus Christ. Mismo si Jesus Christ ay nagpakita sa kanila. Mapapansin niyo yan doon sa aklat ng John chapter 20 verse 4 to 18. Mahaba yung passage na yan. Pero pwede niyo na lang basahin yan sa bahay. Pero makikita niyo diyan na yung mga babae ay pinagpakitaan sila mismo ni Jesus Christ, pero kinonfort sila ni Jesus Christ bilang mga mananampalataya. Yan po yung mahalaga diyan. Huwag kayong matakot. And then yung sinabi niya, magpatotoo kayo at sabihin ninyo ito sa mga kapatid ko, sabi ni Jesus Christ, sa mga alagad ko. Yan po yung maliwanag dyan. Binati sila ni Jesus Christ. Okay, ano pa makikita natin dyan? Yan nga po. Yung kanila mga puso na nandoon yung kanilang matinding pagkatakot, syempre napalitan ito ng kanilang biglang kagalakan dahil nakita nila si Jesus Christ. Pansinin natin, ang kanilang unang naging tugon, sinamba nila ang Panginoon. Dito papansinin ninyo, hindi sila sinaway ni Jesus Christ sa pagsamba nila sa Kanya. Dapo, sinamba nila si Christ. Kung si Jesus Christ ay isa lamang anghel, gaya doon sa aklat ng Revelation, pipigilan sila ni Christ. Kung si Jesus Christ ay isa lamang tao, pipigilan sila ni Jesus Christ. Pero bago pa lamang nga si Jesus Christ namatay, meron ng mga sumamba sa Kanya. Hindi niya pinigil. Pero dito makikita ninyo, sinamba siya ng mga babaeng ito. Niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. At ambilin sa kanila, pumunta sila sa Galilee. Ito po yung fulfillment na makikita natin. Bakit sila pinapupunta sa Galilee? No po, pansinin natin doon sa chapter 26 verse 32. Ito po yung kung saan si Jesus Christ ay nag-prophecy sa kanila. Nag-predict si Jesus Christ kung anong mangyayari at tungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ganito po ang pagkasabi. Subalit, matapos na ako'y maibangon na, ay mauuna ako sa inyo sa Galilee. Ayan, yung resurrection ni Jesus. Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman hindi tatalikod. Ito naman yung prophecy. Pero maliwanag dyan, maging yung resurrection ni Jesus Christ, sinabi niya na, siya'y mamamatay, pero muli siyang babangon, at sinabi niya kung saan sila tatagpuin, doon sa Galilee, sa lugar ng Galilea. Doon sa Galilea, mga kaibigan, ito yung northern part po ng Israel, at kung saan, mismo doon nagsimula yung ating tagapagligtas, nandoon yung Nazareth, at dito rin siya magtatapos. Ito yung lugar na kung saan nandyan ang mga bulubundukin, at doon siya aakyat na muli magpapakita sa mga alagad. Doon niya tatagpuin ang mga alagad sa lugar na yon. Nakita natin, mga kaibigan, fulfillment ito nung resurrection ni Jesus Christ, at eto na nga yun. No po, nung una, wala pa sa isip nila, pero eto na ngayon yun. Yung sinasabi ni Jesus Christ. No po, para lalong sabihin sa kanila na yung pagkabuhay ni Jesus Christ ay isang katuparan mula sa hula ng mga naunang mga propeta. So, mismo si Jesus Christ ay nagpatotoo rin sa kanyang sarili, maging para sa mga babaeng ito. Pero hindi lamang yan, dalawa na ang nakita nating mga testimonya, yung anghel, the women, and then, isa pang valid testimony, mga kaibigan, pero tinwist. Na po, sa 11:15, tingnan natin ang chapter 28. Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos, makipagpulong sa mga matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal. At sinabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi. Siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Kung mabalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. At ano ang nangyari? Ito ang pinaniwalaan. At ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Hanggang sa araw na yon,
nung panahon na yon. Mas pinaniwalaan nila yung kasinungalingan na si Jesus Christ ay ninakaw, na hindi talaga siya nabuhay na maguli. Grabe mga kaibigan, ha? Yun yung nangyari. Ha? Nagkaroon ng bribery doon. Yung report nila, na po, una sinabi nila yung katotohanan, pero hindi sila pinaniwalaan. Alam nyo ba kung sino ang mga taong nasa likod dito? Yung mga chief priest, yung mga high priest. High priest ito, ha? Ito yung mga naglilingkod sa templo. Bagamat si Jesus Christ nagturo sa kanila ng tahasan tungkol sa kanya, na siya yung tagapagligtas, eto na, nangyari na, yung kanyang muling pagkabuhay. Sinabi na ng mga alagad kung anong nangyari, nakita pa nila yung anghel. Pero ang sabi sa kanila, ganito na lang, gumawa pa ng kwento at nagbayad pa. Nakita niyo yung kasinungalingan, nakita niyo yung puso. Okay, ilang bagay ang tignan natin dito mula sa lying report ng mga soldiers na ito. Itong mga soldiers na ito, nakita nila mismo ng kanilang mga mata ang nangyari. Ang anghel, nakita nila. Pero, biruin nyo, mas pinili nila yung pera kesa manindigan sila sa katotohanan. Hindi, nabuhay si Jesus eh. Diba? Mas pinili nila yung pera, mas pinili nila yung kasinungalingan. Nakita ninyo yung taong walang pananampalataya. Kahit makakita ng grabing himala, hindi ho sasampalataya yun kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi po nagmumula sa ating mga mata. Kahit makakita ka ng isang patay na nabuhay, isang sabihin natin grabing himala, hindi ka sasampalataya dahil sa nakita mo. Mas pinili pa rin nila yung suhol. Ito ang katotohanan ng lagay ng puso ng tao. Hindi ho nakukuha ang pananampalataya sa tingin, sa mata. Biruin nyo, tahasan na nilang nakita yon, pero yung kasinungalingan pa rin ang nanaig. At maraming tao, mas pinili nilang paniwalaan ang kasinungalingan na si Jesus Christ ay hindi nabuhay na maguli. Ninakaw lamang siya. Napo, mas maraming taong ganon. Kasi po, dahil sabi po sa ibang mga talata, binulag ng Diablo ang kanilang mga puso. Kaya hindi sila makakapaniwala na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. So, yun yung malaking problema, na natili silang unbeliever. Pero dito makikita ninyo, yung pang-apat dito mga kaibigan, ay from verses 16 to 20. Makikita ninyo rito mga kaibigan, yung mga alagad niya. 11 na lamang sila rito dahil hindi pa pinapalitan si Judas. Basahin lang natin yung verse 16. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At ganun nga ang nangyari. Kinatagpo sila ng Panginoong Jesus dito. At dito sinabi ni Jesus Christ kung ano ngayon ang meron na sa kanya. Sinabi ni Jesus Christ, lahat ng otoridad binigay na sa akin ng Ama. Ano pa ang sinabi niya rito? Dineclare niya rito, mga kaibigan, marami pa. Doon sa verses 18 to 20, yung kinakailangan na sila po ay ipahayag yung ebanghelyo, mag-evangelize, mag-disciple. Yan yung sinabi ni Jesus Christ sa kanila. Maliwanag na yung mga disipulo rito ay nakita mismo si Jesus Christ. Ito yung mga valid eyewitnesses. Sa ibang salin, mga kaibigan, bago pa umakyat si Jesus Christ, mapapansin nyo, ay lumipas pa yung ilang mga linggo. Kinatagpo pa niya si Pedro para ma-restore mula sa kanyang pag-deny kay Jesus Christ. Po, marami pang mga pangyayari, pero dito direktahan yung sinabi ni Matthew, pag-resurrect, si Jesus Christ umakyat na sa langit. Yan po agad yung makikita natin. Now, ano makikita natin dito? Itong mga valid na witnesses na ito ay sapat na ito para kayo, lahat tayo na nabubuhay sa mundong ito, maging yung mga anak natin. Sapat na yon para lubos nating panaligan, paniwalaan, at sampalatayanan si Jesus Christ. Okay, marami sa atin siguro ngayon, nandito, naniniwala naman tayo. Pero ang tanong, nananalig ba tayo? Iba yung paniniwala sa pananalig. Mas malaki pagkakaiba noon. Kasi iba po yung nananalig eh. Yung nananalig, may epekto po yun sa buhay. Yung naniniwala lang kayo, walang epekto yun. Okay, mamaya makikita natin ano ang epekto ng resurrection ni Jesus Christ kung talagang tayo ay nanalig sa Kanya. Yan yung significance na makikita natin
apat yan. Pero bago yan, labas tayo, sa kasaysayan tayo. Alam niyo ba, yung grupo ng lawyers mismo in England, na po, pinag-aralan po nila yung nag-resurrect si Jesus Christ, yung proheba nito, yung mga eyewitnesses, tinignan nila mismo, diniscuss nila yung biblical accounts po ng resurrection ni Jesus Christ, kung gaano ho ito katotoo. Nag-aral ho sila. Grabing pag-aaral ang ginawa nila. At alam ba ninyo sa kanilang pag-aaral, ito po ang kanilang nakitang conclusion. They concluded that Christ's resurrection was one of the most well-established facts of history in the little book Countdown. G.B. Hardy has given us some thought-provoking question about the resurrection. Ito yung question, mga kaibigan, na binigay nila bilang sa conclusion. Ito sabi nga nun, has anyone cheated death and proved it? Ikalawa, it is available to me. Here is the complete record. Sabi nga nun, si Confucius, isa po sa famous philosopher sa China, namatay siya, pero nanatili pong patay. Na po, yung kanyang libingan, nandun pa rin siya. Si Buddha, namatay, pero yung kanyang libingan, occupied pa rin. Si Muhammad, namatay. Ganun pa rin, occupied pa rin yung kanyang libingan. Pero si Jesus Christ lamang, yung kanyang libingan, empty na. Ito po yung conclusion nila, na nakita nila, namatay. Napatunayang tunay na patay. Pero ang kanyang katawan, hindi na natagpuan kahit kailanman. Pero yung mga valid witnesses na ito na sinabi ng Biblia, makikita natin, maging yung pagsisinungaling ng mga soldier na ito, napatunayan na talagang yung kanilang sinasabi, mga kaibigan, ay kasinungalingan at itinago nila yung katotohanan. Gumawa pa sila ng mga kanikanila mga kwento. Tignan natin ang halaga nito. Alam ba ninyo, ang mga taong nanalig sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ at kay Jesus Christ mismo, hindi lamang naniwala. Ang kahalagahan po ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ, apat ito. Una, ito po yung victory over sin and death. Ang epekto po nito sa ating buhay, binanggit po ni Apostol Pablo maging sa 1 Corinthians 15, ang haba nun tungkol ho yun sa resurrection. Ang lahat ng mga nanalig kay Jesus Christ, kung totoong pananalig, ito po yung dahilan para tayo ay makawala sa pagkaalipin sa kasalanan. Yung tunay na mga nanalig kay Jesus Christ, katulad ng mga apostol na ito, sila po, mga kaibigan, yung nakalaya na po, mula doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan, hindi na yun ang kumokontrol sa kanilang buhay. Yung resurrection ni Jesus Christ na yon, yun po yung nag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan sa bawat isa na nanalig at mananalig sa Kanya. Yun yung victory. Kaya ito po yung dapat nating lubos na panaligan, sampalatayanan, hindi lamang paniwalaan. Manalig kay Jesus Christ. Yung buong pusong pagtitiwala natin, nandoon na siya'y nabuhay na maguli. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay na maguli, kumain na lamang tayo at uminom, sapagkat bukas ay mamamatay din tayo. Ibig sabihin, useless yung buhay mo natin kung walang pagkabuhay na maguli. Useless ang pangangaral. Useless ang pananalig. Baliwala lahat yan kung walang resurrection of the dead. Si Jesus Christ ang nabuhay na maguli, yun na po yung signal ng victory. Hindi lamang po sa physical resurrection natin, lalo na maging sa ating spiritual freedom. Tayo'y pinakawalan ng Panginoon mula sa matinding pagkaalipin sa kasalanan. At alam niyo ba, kahit sino man sa atin ngayon, bata, matanda, anumang edad natin, tayo ay makakalaya sa anumang uri ng kasalanan na pagkaalipin sa atin kung ikaw ay talagang nanalig na kay Jesus Christ. Ito po yung napakahalaga na makikita natin. Kung paano natin ilalarawan ho ito, ganito. Isa ho itong parang pag nagbayad kayo, laging merong kapalit na resibo. May binili kayo. O, asan yung resibo mo? Eto. Ganun din po yun. Tayo mga tinubos mismo ng Panginoong Hesukristo mula doon sa kasalanan. Alam niyo po yung kasiguruhan natin, hindi natin nahahawakan, pero nahayag sa kasaysayan, ang pinaka-resibo, si Jesus Christ, na buhay ng maguli. Yun yung physical evidence. Merong resurrection of the dead.
So paniwalaan mo yun o hindi, nangyari yun sa kasaysayan. Ang kailangan mo, lubos na pananalig. Yun yung kailangan. Ang sabi ho ni Jesus Christ eto kay Tomas. Si Tomas, puro duda. Bagamat isang alagad. Hindi po ibig sabihin na kayo'y Kristiyano na hindi nagdududa. Pumapasok kung minsan yon. Ito nga, mga alagad na. Yung iba, habang kasakasama nila si Jesus Christ after resurrection, yung iba nagdududa pa doon. Dito sa Matthew chapter 28, yung iba nagdududa. Pero maging si Tomas, na hindi nakakita kay Jesus Christ agaran, nagduda. Pero ito yung sinabi ni Jesus Christ, mapalad ang hindi pa nakakita, pero nanalig na. Yun po yung mahalagang sinabi ni Christ. Bagamat hindi pa nakikita, pero nanalig na, sumampalataya na kay Jesus Christ. Ganun din naman. Sapagkat ang mga nanalig, mga kaibigan, ang siyang makakakita ng kaluwalhatian ni Jesus Christ. Kung inaantay natin, makita muna natin siya, hindi po yun pananampalataya. Hindi natin siya nakita, pero sapat na. Lahat ng mga patotoong ito, ang anghel, ang mga babae, ang mga disipulo, kahit po yung pagsisinungaling ng mga nasabing mga bantay na ito, ay sapat na po yun para patunayan na yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay isang tunay, isang totoo, at hindi kayang pasubalian. Ito yung magbibigay sa atin ng katiyakan, ng pag-asa natin sa pananampalataya at kaligtasan. Muling nabuhay. Buriin nyo, mga kaibigan, kung merong mangaral sa inyo na merong buhay sa kabila, pero yung kanilang leader na nanatiling patay, maniniwala kayo? Patay yung leader nila. Ang leader po ng sangkakristyanuhan ay buhay. Ito po yung unique, isa sa unique na po na doctrine ng Christian faith, resurrection. Lahat po ng mga leader ng anumang relihiyon na nanatiling patay, si Jesus Christ lamang ang buhay para sa pananampalatayang Kristiyano. Yung ikalawa rito, mga kaibigan, yung tunay na mga nanalig kay Jesus Christ, ang epekto po nito sa buhay, hindi lamang po yung pagkakaroon ng kabanalan. Ipinakita rito paulit-ulit, yung pananalig kay Jesus Christ, ito po ay pagpapalit na rin ng panahon mula yung pagsamba nila noon sa sinasabing Sabbath day habang sila nagpapahinga, sumasamba sila sa Panginoon. Yun po yung pagsamba sa lumang tipan. Yung pagsamba nila ngayon naging first day of the week na palitan. Mula noon ho, mga kaibigan, sa creation at yung completion, ikapitong araw na tinawag ding Sabbath, yun po yung sa creation. Pero pagdating po sa New Testament, yung resurrection ni Christ first day, yun yung pagsamba natin first day bilang mga Kristiyano, bilang kay Jesus Christ. Dati, sa ikapitong araw. Ngayon ay sa unang araw. So, mga kaibigan, yung first day of the week, yun po yung pagsamba ng mga Kristiyano. Marami ngayon sumasamba pa rin pag Sabado. Na po, dahil bumabalik sila doon sa sinasabing Sabbath day. Ang Sabat, ang ibig sabihin po nung rest day, hindi po Sabado. Pero ikapitong araw po yung pagsamba nung panahon na yon. At the same time, itong resurrection po ang tinututukan ng Kristiyano na kung saan tayong lahat ay buong araw na sasamba sa Panginoon. Dahil ito po mismo usapin ng pagiging disipulo ni Jesus Christ. Kung ikaw ay Kristiyano na, sasamba ka sa Panginoon, hindi lamang ilang oras. Dahil kagalakan mo sambahin ng Panginoon sa isang araw na itinakda niya, dahil yun yung araw ng kanyang muling pagkabuhay. Mga kaibigan, hindi lamang tuwing Easter Sunday si Jesus Christ dapat natin sambahin. Na po, kundi tuwing araw ng Linggo dapat natin siyang sambahin sa isang gathered church, sa sama-samang mga magkakapatid bilang isang iglesia. Of course, bawat araw, araw-araw sinasamba natin siya. Pero pag pinag-usapan ng church gathering, every first day of the week, yan po yung maraming mga verses. Yung pagkabuhay po ni Jesus Christ, ito po yung termination ng Jewish Sabbath. Na po, yung Passover nila noon, the Sabbath day. At mismo, nilipat na ito from creation, doon na po sa redemption. Na po, yung redemption na kung saan yung resurrection ni Jesus Christ. Kaya first day of the week, yun ang pagsamba ng mga tinubos ni Kristo. Ngayon, eto, usapin natin, pag-usapan natin to. Isa ka ba sa tinubos ng Panginoong Yeso Kristo? Palagay mo, ikaw ba isa sa iniligtas? Isa ka ba sa niridim niya?
Isa ka ba sa kinuha niya mula sa pagiging makasalanan? Isa ka ba sa binigyan ng pag-asa? Ano ang dapat na maging tugon mo kung isa ka sa niligtas ng Panginoon? Ang ibibigay mo bang panahon at oras sa Kanya ay yung tira-tira? Ang ibibigay mo bang oras sa Kanya ay yung bang parang kung ano lamang ang maluwag sa'yo? Walang commitment? Dito dapat mahamon tayo lahat. Alam ba ninyo, ang araw ng Linggo ay itinakda ng Diyos para sambahin natin siya ng buong araw na yon. Iyan yung maraming nahihirapan ang mga nagsasabing Kristiyano na i-exercise at magkaroon sila ng discipline pagdating dyan sa pagsamba. Mga kaibigan, hindi nyo kayang gawin yon kung hindi nyo nakikita yung kahalagahan ng ginawa ni Jesus Christ, una dun sa cross, pangalawa sa inyong buhay. Hindi nyo magagawang sambahin at i-devote ang inyong oras sa Kanya. Kaya naman, hinahamon kayo ng mensaheng ito, na kung kayo ay isa sa tinubos ng Panginoong Yeso Kristo, ang pagpunta sa church ay isa itong pakikibahagi upang sambahin mismo ang Panginoon. Hindi lamang ito simpleng pagdalo. Hindi lamang ito simpleng pagbisita, kundi sambahin ang Panginoon. Yan po yung hamon. Napakaraming mga verses niyan na yung Sunday ay tinawag na Lord's Day. Andyan po ang Revelation chapter 1 verse 10. Na po, binanggit yan na I was in the spirit of the Lord's Day, sabi ni John. Yung Lord's Day na tinutukoy doon, first day of the week, which is Sunday. Ang tinutukoy niya, yung resurrection ni Jesus Christ. Kaya yun yung pagsamba ng buong Kristiyano. Kaya yung first day of the week na yon, nung nakita ng mga kababaihan si Jesus Christ na nabuhay na maguli, at nakita nila mismo si Jesus Christ, sinamba nila si Christ doon. At ito na ang naging practice ng mga unang Kristiyano. Makikita nyo yan doon sa Acts 27, 1 Corinthians 16:2. Every first day of the week ang kanilang pagtitipon. Day. Take note mga kaibigan, day. Na po, hindi lamang ito oras. Kaya usapin yan ang pagiging disipulo. Okay, yung ikatlo rito, yung significance ng resurrection ni Jesus Christ, alam nyo ba, ito'y declaration ng power. Babasahin ko sa inyo yung resurrection ni Jesus Christ. Doon sa Revelation 1:18, ito ang sinabi niya. I am the living one. I was dead. And behold, I am alive forever and ever. And behold, sabi niya gano'n, and I hold the keys of the death and Hades. Anong pinakikita rito? Dinideclare niya ng power. Si Jesus Christ mismo, nung siya'y nabuhay na maguli, ang sabi niya, hawak ko ang susi, na po, ang susi ng kalangitan, maging ng Hades ng impyerno. Yung kanyang muling pagkabuhay na yon, ibinigay na sa kanya yung all power has been given to me by my Father. Yung sinabi niyang ganon, yung power na yon, hindi lamang power dito sa mundong ito, maging yung power, maging sa kabila, na siya mismo yung Messiah, yung Savior, siya ang magliligtas at siya rin mismo ang magdideklara kasi naman ng kahatulan para sa walang hanggang kapahamakan. Priin nyo mga kaibigan yung susi ng kalangitan nasa kanya. Yung susi ng kaparusahan mismo ay nasa kamay din ng Panginoon. Sabi niya, I hold the keys of death and Hades. Nung siya'y nabuhay na maguli na yon. Yung declaration ng power na yon. Dapat lalo ho nating makita ito na si Jesus Christ, dinestroy niya na yung death. Pero sino man ang hindi sasampalataya sa kanya, mga kaibigan, mananatili sa kanya yung kahatulan at walang hanggang kaparusahan. Ito yung dapat nating makita. Dito tayo lalong magpakumbaba sa Panginoon. Ang buhay natin dapat lalo nating ipasakop sa kanya. Siya lamang dapat ang Panginoon natin. Wala nang iba. Hindi ang hanap buhay mo ang Panginoon mo. Hindi ang mahal mo sa buhay ang Panginoon mo. Hindi na ang pleasure mo ang Panginoon mo. Si Jesus Christ. Na po, nasa Kanya ang lahat ng kapahintulutan. Kaya yung Sunday, talagang dapat sa Kanya yon. I-devote natin sa Kanya yon. Maging nung unang panahon pa lamang, sinabi na ng Panginoon yon. Binigay ko na sa inyo ang 6 na araw. Yung isang araw, itinalaga ko yun para sa aking sarili, sabi ng Panginoon. You see, yan yung power ng Panginoon na dapat nakita natin. Ito po ay
extended sa buhay natin, na sa lahat ng mga gagawin natin, ipapasakop natin to sa Kanya. Yan yung pagpapahalaga sa resurrection ni Jesus Christ. Every Sunday, hindi lamang tuwing Easter Sunday, hindi. Marami hong ganon, mga Kristiyanong seasonal, di ba? Kristiyano sila kapag darating itong sinasabing Semana Santa. Nung nakaraang Sunday, Palm Sunday. Sa susunod na Sunday, aatin ako. Bakit? Kasi Resurrection Day. Susunod na Sunday, wala muna ako. Seasonal. Pero tayo, hindi na ganoon. Sa bawat araw, tayo nasa Panginoon. Sa bawat Sunday, lalo yun sa Panginoon. Tandaan natin yung sinabi ni Jesus Christ, I hold the keys of the kingdom. And the keys of death and Hades. Nasa Kanya lahat yon. Hindi ba tayo lalong magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya? Yung pagkatakot para lalo natin siyang sambahin, igalang sa ating buhay na ito. Ito po. So ngayon pa lamang dapat makita natin to. So yan yung tatlo na yan. Eh pero yung pang-apat, ano pa yung mahalaga nakikita natin mismo mula sa muling pag-resurrect ni Jesus Christ? Ito po. Ang kanyang mandate sa church, ang church, mga kaibigan, na tinubos niya. Kayo, bawat isa, nakabahagi ng church. Ano sa palagay ninyo yung mandato na meron sa atin? Nung nabuhay si Jesus Christ, sinabi niya ito. Ano yun? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan niyo sila. Yun po yung mahalaga doon. Evangelism. Ano po? Kung saan mismo ibinigay ng Panginoong Hesukristo na tandaan nyo, kasama nyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Pero hindi sila iniwan ng Panginoon. Ang church hindi iiwan ng Panginoon. Pero yung mandato dapat nasa atin, ipalaganap ang mabuting balita. Ano ang mabuting balita? May kaligtasan na kay Jesus Christ. May resurrection na. May kasiguruhan na. May buhay na walang hanggan na. May katiyakan. Dahil si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Nakita nyo ang mga alagad? Dito mismo ay pinalakas sila ng Panginoon. Pero sabing ganon, sila'y dapat mag-evangelize. Dito tayo dapat lalong magkaroon ng lakas ng loob. Nasabihin po yung kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Dahil may katiyakan tayo. Dahil si Jesus Christ nabuhay na maguli. Sa bawat ibabahagi nating salita ng Diyos, yung kapangyarihan nito, mga kaibigan, ay hindi nyo kayang i-underestimate dahil si Jesus Christ mismo ang kumikilos nito sa ating mga anak, sa inyong asawa, sa inyong mga magulang, na ibahagi nyo, merong Panginoon na dapat pagtuunan natin ng ating sarili, ng ating buhay. Higit sa ating mga pagtatrabaho, higit sa inyong mga pag-aaral, merong Panginoon na dapat nating sambahin at paglingkuran. Yan ay ang Panginoon na nabuhay na maguli. Ibahagi natin yung ebanghelyo na yon. Ang buhay ay hindi lamang para sa mundong ito. May buhay sa kabila. Isipin nyo, yung mga hindi mananalig kay Jesus Christ, walang buhay sa kabila. Matatawag nyo bang buhay yung walang kaligayahan, walang pag-asa, wala pong kaliwanagan, wala pong pinagmumulan ng lahat ng kasiyahan sa buhay, lahat. Patatawag yung bang buhay yun? Yun yung buhay sa kabila sa impyerno na kung saan lahat ng mga hindi patinubos ni Hesukristo. Pero makikita nyo, mga kaibigan, dito na lahat ng mga nanalig kay Jesus Christ dapat ibahagi yung pag-asang ito, dapat ibahagi yung kaligtasan. Na po, wag ho tayong mahiya, wag ho tayong matakot dahil si Jesus Christ ay nabuhay ng maguli. Yan yung makikita natin dito na napakahalaga. Alam niyo po, sa lahat ng panahon ay tinignan po ito na napakahalaga ito. Pero sa kabilang banda, ito po yung dapat na maging babala sa atin. Ano ang babala? Ang babala po, lahat ng hindi mananalig kay Jesus Christ at lahat ng hindi sasampalataya sa muling pagkabuhay niya, mismo kay Christ, hindi lamang doon sa muling pagkabuhay, dahil yun yung kakumpletuhan ng gospel, yung kamatayan at muling pagkabuhay, lahat na magbabaliwala nito, oo, nadinig nyo. Pero ano sa'yo ngayon? May dating ba sa'yo ang
ginawa ni Jesus Christ, pwede niyong baliwalain yon. Pwede magkibit-balikat kayo. No po, pwede sabihin niyo, oh, totoo yun, naniniwala naman ako doon. Pwede niyo sabihin, kahit pa, nananampalataya ako. Pero, ano ang tugon niyo? Meron ba talagang buong pusong pananalig kay Jesus Christ? Meron bang desire na mabuhay sa kabanalan? Meron ba talagang paglalagak ng buong pagtitiwala kay Jesus Christ ng sarili? Meron ba nun? Yun yung dapat niyong makita. Ang babala dyan, mga kaibigan, mananatili tayo sa sumpa ng kamatayan kung tayo ay hindi tatalima kay Jesus Christ. Ang pagtalima kay Jesus Christ ay hindi sa isip lamang, kundi yung puso natin, yung buong buhay natin, eh dapat meron. Yan po yung mananatiling babala, kamatayan ang lahat ng hiwalay kay Jesus Christ. Now, sinasabi po sa isang village sa Northern India, isang missionary, mga kaibigan, ang nagpipreach po sa isang lugar. Nag-evangelize po siya. Nagpipreach po siya doon ng gospel. Hindi po katulad dito, pag nagpreach, laging merong mga nangihingi. Hindi po doon, no? Doon wala ho. Open air po doon, nagpipreach. Alam niyo ho, merong isang lumapit doon na Muslim. Nilapitan niya yung lalaki na nagpipreach na yon. Ang sabi po nung Muslim na yon, gentlemen, sabi nga nun, isa lamang ang napakahalaga sa inyong pananampalatayang Kristiyano. Sabi ng Muslim na yon, nagulat siya dahil akala niya kung ano sasabihin. Ang sabi po nung Muslim ganito, alam niyo ba na sa aming Mecca, kung saan sila sumasamba lahat, Saudi Arabia, ano po, eh, nandoon pa yung aming leader. Pero yung Mecca niyo doon sa Jerusalem, kinonsider niya, wala nang laman. Yun lang ang malaking pagkakaiba niyo sa amin. Sabi niya bigla, oo, tama ka. Sa aming pananampalatayang Kristiyano, may katiyakan. Kasi yung leader namin, nauna na sa langit, nabuhay na maguli. Pagtitiyak na lahat ng mga mananalig sa kanya, may buhay na muli. Merong buhay sa kabila. Yun ang katiyakan noon. Pero sa inyo, nanatili kayong walang katiyakan. Oo, sabi niya gano'n. Inaamin ko yon. Kaya yun lang yung malaking pagkakaiba natin na wala talaga kaming may pagmamalaki pagdating dyan. Yun yung sinabi niya. Bili niyo sa kanyang preaching about the gospel of Christ. Aminado sila. Hanggang ngayon, na po, occupied pa yung tomb na po, nung kanilang mga propeta. Pero yun sa atin, hindi lamang siya propeta. Sinabi niya na, siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang pinagmumula ng buhay. Nasa kanya ang kaliwanagan. Siya mismo ang nagliligtas. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. Pero anong tugon mo ngayon? Mga kaibigan, ang isang tugon na dapat na makita natin dito, yung buong pusong pagsamba sa Kanya, pagbibigay ng panahon, oras, lakas sa Kanya. Dahil nakita natin dito lahat ng mga valid witnesses na ito, mga eyewitnesses, sila'y nagpatotoo. Kahit pa yung kanilang kasinungalingan, umuugma pa rin sa katiyakan na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Lahat sila, hindi nila kayang pasinungalingan na talagang si Jesucristo na buhay na maguli. Pero kung sa puso nyo medyo nagtatalo-talo pa, talagang habang si Christ ay nabuhay na maguli, dineclare na ng Scripture. Ang sabi ho doon sa 1 Corinthians, babasahin ko sa inyo, saan patungo para sa huli. 1 Corinthians 15. Basahin lang natin yung 1 to 4, sabing ganun. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ano kaya yung magandang balita na ito? Na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinanindigan. Ano ito? Na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pinangahawakan. Malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas and so on. Ang pagpapakita ni Jesus Christ diyan, kung bibilangin nyo, higit pa sa 500 tao nagpakita si Jesus Christ. Makita ninyo, ito ang sabi ganon. Ito po yung pinakabatong pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung kayo ay nananalig dito, kayo'y ligtas.
Kung hindi kayo nananalig dito, kayo'y hindi ligtas. Pero nakita natin, ano ang bunga nito sa ating buhay kung tayo nanalig talaga kay Jesus Christ? Ang bunga nito sa ating buhay, kabanalan. Yung pagtanggi sa kasalanan, pag-ayaw sa kasalanan, yan ang bunga niyan. Hindi ito sa pagpipilit lang natin. Yung ikalawa, yung pagsamba. Yung pagsambang buong-buo para sa Panginoon. Hindi isa tira-tirang pagsamba. Yung ikatlo, yung otoridad ng Panginoong Hesukristo na sa kanya lahat ng kapangyarihan, yung power, yung susi, yung keys of the kingdom, nasa kanya. Dapat ilagak natin sa buhay natin, yung authority niya dapat ang nangunguna. At yung panghuli, sa puso't isip natin na hindi natin maiiwasan kung talagang si Jesus Christ na yung ating Panginoon. Alam niyo ba sa ating mga pakikipag-usap, sa ating pamumuhay, hindi natin maitatago yung liwanag na meron tayo, yung pag-asa na meron tayo, hindi natin ito maitatago. Ibabahagi natin ito sa mga taong nakakausap natin dahil ganito na tayo tinawag ng Panginoon. Ganyan ba ang buhay mo? Kung hindi ka pa dyan, hindi pa naman huli ang lahat para sa pagkakataong ito, makipag-usap ka sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong puso't isipan, tumawag ka sa Kanya, natulungan Kanyang manalig sa Kanya ng buong puso. Gaya nung isang tumawag sa Panginoong Hesukristo, ang sabi sa Kanya, Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking unbelief. Yun yung sinabi ng Panginoon. Na kaya sa umagang ito, yun po yung ating nakita na halaga ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Manalangin na po tayo. O dakilang Diyos, sa umagang ito, kung sino man sa amin, Panginoon, ang minsan nagduda pa sa inyong muling pagkabuhay, eh, tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo pang manalig sa inyo ng buong puso. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, minsan nagdududa kami. Pero sa oras na ito, Ama, gaya ng nadinig namin, ang pananalig ay hinihingi nito ang hakbang namin sa buong buhay, buong puso, buong kaluluwa na ilagak namin ang aming sarili sa inyo. Tulungan niyo kami, Ama, na sa aming pananalig, magresulta ito ng kabanalan. Yamang kayo ay siyang nabuhay na maguli upang wasaki ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay, lalo na ang kasalanan, at ilipat kami mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ilagak namin sa inyo ang aming sarili. Ituon namin sa inyo ang aming mga sarili bilang mga haing buhay at handog. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming buhay na kilalanin ng iyong otoridad, ng iyong kapangyarihan. At kung saan man kami tutungo, Panginoon, sa aming puso't isipan, magkaroon kami ng kahabagan sa iba na magkaroon din sila ng pag-asa. Tulungan niyo ang iglesyang ito, Panginoon, na sa inyo kami lubos, umasa, at makita namin lahat ng mga nangyayari sa mundong ito ay meron ng kasiguruhan, meron ng pag-asa dahil sa muli ninyong pagkabuhay na hindi namin pwede ng pagdudahan pa. Salamat ng marami sa mga ebidensya na ipinakita ng inyong mga salita. Maging sa ebidensya sa labas sa kasaysayan, ang mga tao ay hindi kayang itanggi ang inyong katotohanan na muling pagkabuhay. Tulungan niyo ang iglesyang ito na lalong tumibay sa pananampalataya. Nakita namin ang kabuuan ng passage na ito. Kaya kayo ang siyang maluwalhati at mapapurihan. Salamat po ng marami sa mga mensaheng ito, Ama. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, ito'y aming panalangin. Amen.